Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi ko naman kilala yun eh. Actually, I did not attend the first hearing that was conducted by the Committee on Public Order because I was busy attending the other hearing. But nagkaroon ako ng interest dahil when I reviewed the tape, the proceedings, medyo talagang nagsisinungaling itong former PDEA agent Jonathan Morales. So nagkaroon ako ng interest na mag-attend noong pangalawang hearing ni Senator Bot. Una-una, he does not have any evidence to present. Wala siyang yung sinasabi niyang dokumento. It was never been authenticated. At wala talaga siyang may pakitang dokumento. Sinasabi niya, siya mismo nang gumawa. Kaya saan nga? The PDEA denied that there was such an existing document. Wala raw po. Saka nung, if you remember, if you can review the proceedings of the second hearing, marami po akong tinanong sa kanya. Tinanong ko, kailan siya pumasok sa PNP? Naalala niya, 1993. Tinanong ko kung kailan siya na-drop from the rolls ng PNP? Hindi niya maalala. Tinanong ko kung kailan siya na-dismiss from service sa PNP? Hindi rin niya maalala. Ay sabi ko nga doon sa hearing sa kanya, nung petsa nung nakulong ko, naalala ko eh. Bakit ikaw, hindi mo maalala. Tapos, yung suspension niya, hindi rin niya alala. Tapos, again, it was dropped from the PNP rolls. Hindi pa rin niya maalala yung petsa. How can we believe in this particular resource person? Yes, several cases. In fact, meron pang ito, may mugshot nga. Violation of Section 91 and 92 of Republic Act 9165. Ito tungkol sa drug cases ito. Bungling of drug cases. Tapos, sa Civil Service Commission, binasahan ko rin siya. Meron din siyang kaso. Ang kaso niya dito, planting of evidence. Ibig sabihin, nagtanim siya ng drugs dun sa mga hinuli niya. At inamin niya. Dito sa desisyon ng Civil Service Commission at kinapigan ito ng Korte Suprema, Christian. Imagine, yung final arbiter ng ating batas, yung Supreme Court, ay kinapigan po ang desisyon ng Civil Service Commission. O talagang, ibig sabihin, di dapat paniwalaan itong ganitong uri, itong ganitong klaseng tao. He has no credibility left. Siguro call ng chairman ng Senate Committee on Public Order. Siguro si Senator Bato. Siguro you can ask that question to Senator Bato. How shall? Wala siyang dokumento may presenta. He misrepresented himself when he applied for the position of an agent sa PDEA. Ito yung kanyang PDS. Sinasabi niya, ang tanong dito, tinatanong dito, kung na-dismiss siya from any government agency, sinabi niyang no. Pero the truth of the fact is, na-drop siya ng role, na-drop siya from the roles, na-dismiss pa siya sa service ng Philippine National Police. Tinanong ko nga sa mga tiga-PDEA, specifically si General Junicio Santiago, when he was the chief of the PDEA then, from 2003 to 2006 to 2010. Umasok kasi si Morales year 2009. So tinanong ko nga kay General Junicio, kung meron ba kayong hindi niyo ba binivet ang ini-screen itong mga ahente nag-apply sa inyo? Kasi kung malalaman niyo ang background nitong taong ito, palagay ko hindi niyo kukunin. Dahil sa dami ng mga kaso na final laban sa kanya. Wala. I already asked the government agencies concerned, especially the PDEA. Tinanong ko if there is such a document that existed. Wala naman daw. No such document existed.
At ang pinapakita niya kasi, meron dokumento, sinasabi niya, alleged leaked documents. Okay? Pre-operation report. Walang nakapirma. Siguro binurator, is no fake to. Usually, ang sinasabi ng PDEA rito, the subject of the operation report and authority operate introduced in the public are purely fabricated. Ni walang control number. Usually, ang PDEA, yung form ng PDEA, pag may pre-operation report, meron control number. Dito, sa particular na dokumento, wala pong control or wala pong control number to. That is why we can say that this piece of evidence, or if you may call it piece of evidence, wala, this is purely fabricated. Sinagot na ng mga taga-PDEA yan. Actually, dito sa report ng PDEA, sinabi, purely fabricated to. Walang ganitong klaseng report dahil nga walang control number. Yun ang sinagot ng PDEA. Supposedly, dapat si yung whistleblower, ito si Jonathan Morales, as far as I'm concerned, dapat siya yung mag-ano. The burden of proof lies to him. No? Dapat siya magbigay ng ebidensya. Eh bakit hanggang ngayon, nakatatlong hearing na kami, wala pa rin siya pinapresenta yung ebidensya. Yung walang picture siya pinapakita. Not a single piece of evidence has been presented before the committee. Kaya yata nag-umpisa nito dahil ang balita ko, yung isang vlogger, sikat na vlogger, dun yata nag-umpisa na mayroong pinakita mga video-video. Ang problema kasi, ang sabi niya, ni Morales ha, kasi tinanong siya ni Senator Bato eh, bakit nauna pa ipalabas sa, o binigay yung video sa vlogger kaysa rito sa committee ito. At mag-apologize naman itong si Morales. At, alam na, kasalanan niya. Bakit na magbibigay rin kay sa vlogger na yun, Diba? Siguro, I am not in authority to answer that. I am not privy to it. Wala naman akong alam dyan. If there is a scheme to destabilize this government or to oust the sitting president, I will never participate kung meron man grand scheme na destabilize ng gobyerno. Ayoko ng ganun. Ayoko ng kudeta dahil siyempre, Christian, naranasan namin yan. Masakit sa amin yan. Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw, bunyog.